mga komentarista at public service. Meeting program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m., let's all listen to your T2J Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc., experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, fitting, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hi, good afternoon everyone. Kumusta kayo? Welcome to All About Safety and si KJ medyo malilit dahil nasa labas daw siya. KJ, where are you? Good afternoon sa at sana ay nasa safe kayong lahat. Safe tayong lahat dito. Yan, oh, alam nyo na. Good afternoon, lalo na sa mga taga-Marikina. May baka mga taga-Marikina ba rin? And yung mga OFW natin, good afternoon sa inyo. Welcome to All About Safety with KJ, who's hahabol sa atin. Pero may guest tayo, isang OFW, nasa ang chairman ng ano, Earmap. Ayan, good afternoon. Magandang hapon. Ayan, si Christina Molino from Cavite. Di ba may Molino sa Cavite? Ayan. Good afternoon sa inyo lahat. Kumustahin natin ang mga ano natin sa mga OFW lalo na sa Dubai. Ayan. Mainit yung balita ngayon, ha? Hindi nagpa-interview si ano. Baka alam niyo dahilan. Bakit hindi nagpa-interview si ano? Si BBM. Kaya Jessica Soho. Ayan. Shout out. Hello, hello. Shout out. Kay ano yan? Gigi Velarde Miklat. Ayos sa'yo. Kamusta audio ko? Ayos ba yung audio ko? May bago. Okay na mga audio natin. Alright. Sana pumasok na yung guest natin. Andiyan na ba yung guest natin? Si Jennifer Guardian. Ang chairman ng Communist Party. Ay, ng... Ano pala? Ayan, okay daw ang audio natin. Thank you, Gigi. Ang chairman ng IRMAP, Jennifer Guardian. Andiyan na ba siya? Asukin na natin. Habang iniintay natin si KJ Ferrer, ang pambato ng Pandakan at Cavite. Ayan. KJ Ferrer. Baka may mga tanong kayo, ha? Handaan nyo lang yung mga tanong nyo. Pagdating ng ating guest.
pinaayos ko, may problema itong... Ayan. Kajay, Kajay, where are you? Siya ka pala, itong ano ko ah. Ayan ah. Ayos ba yung t-shirt ko? Banayad. Banayad t-shirt. Ayan, banayad whiskey. Thank you kay Ruel Quezon. Apo ni Pidol. Pinadala na ako ng banayad t-shirt. Ayan. Smile and be safe. Naku, gustong manalo nito ah. Nanay Emma Redaha. Ito, galing kay Angelo. Kay Angelo. Alright. Ayan na, ang ating... Ayan na si Kajay! Kajay, good afternoon! Good afternoon din, Bertrand. Nalit lang ako ng kotse, ng konti. Kasi... Oh. Ang bagal ng mga kotse. Palagay ko, ano, kumuha ka ng maraming pera, ano, kaya na-late ka. Mabagal yung kotse saan? Nagdaan ka na mabagal naman sa ano? Sa harap ko. Ganito, ang guest natin, ang guest natin, mga tiga-Dubay uli eh. Oh. Gusto ba, start na ba ang campaign period? Hindi pa. Ah, hindi pa. Sa national, sa first week ng February and sa local, last week ng March. Ayan. Hindi ko pa pwedeng sabihin. Binabati ko nga pala si... May kamag-anak kami na nakilala ko na si Konsehal June Ferrer ng Quezon City. Number one konsehal rin niya. Saka ang anak niya si Charm Ferrer na pawang mga tiga Pangasinan pero dyan sila ngayon nakabase sa Quezon City. Oo. Anong district? Hindi ko alam. Anong ano ba yung district dyan sa ano, yung mga Bahay Toro Project, ano yung ano, District 1 ba yan? Ay, hindi ko alam. Ang alam ko lang, Marikina. Text mo nga, Tintin. Ano, kung pakikinggan tayo ni Konsehal June Ferrer. Tumatakbo ba siya? Tumatakbo siya ngayon. Yung anak. Kaya anak. Senior na siya eh. Kay edad natin eh. Mm-hmm. So, ganun. Okay. Nakilala ko siya ngayon. Sabi ko sana, pero late na para maging guest eh, no? Yung anak niya na lang. Siguro. Ang ganda naman ng t-shirt mo, Brad Pitt. Oo. Ito, padala nung apo ni Pidol. Banayad. Ayan, di ba yung commercial siya? Banayad whiskey. Pinadala na ko. Ito, banayad t-shirt. Oo, ang dami na natin. Hindi pa pala kita na. Oo. Oh. Marami na tayo sila, ano to, sila Angelo Redea, si Tim Molino, yan, sila Remington. Dia Una. Ay, sa inyo lang, welcome sa... All About Safety. Papasok na mo si mga tiga Dubai, Gisa? Opo, pasok na daw. Marami ba sila? Dalawa sila eh. Dalawa. Guess parang sa party list, parang ganun. Hindi ko lang sure, di ba? Mm-hmm. Kasi magkasama sila o iwalay? Magkasama sila. Magkasama sila sa isang earmark. Hintayin niyo lang medyo kasi umaga rin ngayon eh, no? Umaga ngayon sa Dubai. Sa meron pa lang presidential debate mamaya ng alas 5. Alas 6:15. Actually, hindi debate. Interview lang. Oo. Tape lang yan. Dapat kahapon ata yan. Mapalabas mamaya. Hindi sumali si BBM. Hindi ko nga alam kung ba. Ano dahilan niya. Dito siguro niya gustong ma-interview. Oo. Ni Brad Pitt. Ayaw niya. Umayaw siya. Ah, baka dito niya gusto. No? Inibitahan natin si BBM dito. Oo, dito parehas tayo. Kaya tayo, hindi tayo ano dito. Wala tayong kinikilingan, di ba? Tayo bias. Yes.
Ano ba pinagagawa mo dito, mga lately, Brad Pitt? Ano ba mga racket mo? Wala ka bang mga show? Wala. Wala akong show ngayon. Ang pinagagawa ko, matulog, kumain, maghintay ng Sabado para dito sa All About Safety. Dito, oh, ayan na! Ayan na! Ayan na! Oh. Chairman! Good morning dyan and good afternoon dito. Good morning. Kumusta? No. Ang guest po natin. Ano yung kasama mo? Sa susunod na lang. Hindi daw siya naka-prepare. At medyo... Hindi naman yun. Sige. I-intro ka muna ni ano. Ni KJ. Ang guest po natin, ang chairman ng Integrated Risk Management Association of the Philippines na based dyan sa Dubai. Walang iba kundi si Engineer Jennifer Guardian. Magandang hapon sa iyo, Engineer Chairman. Jennifer. Oh, magandang hapon din. Hoy, Chairman, so, ikaw ang may record ng ano, pinakamaraming guesting dito. So, mukhang naglalagay ka kay KJ, ah. Hindi ako nabibigyan diyan. hindi na natin alam mo naman. Oh, paborito ka namin. At saka gusto kong malaman, Brad Pitt, yung anong sitwasyon dyan sa abroad tungkol dyan sa Omicron virus. Kasi, Teka muna. Bago tayo magpatuloy, gawin naman natin, ayusin nyo yung camera nyo kasi sa broadcasting may tinatawag na headroom. Oh, ganyan. So, ayan. Ayusin nyo, dapat ganyan lang. Oo, ganyan lang yung ano. Ayan. Para maayos, para magandang tignan and broadcast quality. Alright? Ayan. Thank you. Ayan. Okay na ba yan? Ayan. Okay na? Ayan. Ayos na. Oh, di yung magandang tignan. Hindi yung naantas dito tapos nakalbog kayong ganun. Ayan. Ganyan sa ano. Headroom ang tawag yan. Headroom. Ayan. Kulang kami sa ganyan. Sige. Go ahead. Chairman, oh, kaya nga pinalam. Sige, Kaji. Ano sitwasyon ng COVID-19 dyan sa Dubai? Ay, okay naman dito. Normal. Hindi lang naman dito at saka sa ibang bansa na ganun. Talagang yung Omicron is parang normal lang na flu. Kaya lang, mabilis siyang kumalat ba? Kumalat. Makahawa. Pero hindi naman siya ano, talagang katulad dati na COVID-19 talagang matatakot ka. Ito naman, oo, fatality. Ito naman, parang normal lang na inubo, sipon ka, kaya lang medyo makapisala lang. Isolation lang, mga 3-4-5 araw, okay na. Tapos panado lang, or paracetamol, okay na. Saka inom-inom ka lang mainit na tubig. Luya, yan, maaga hapon. Yan lang the best. Tayo, nakaranas tayo niya noong makaraang linggo. Chairman, dyan ba sa 100% na vaccinated lahat yan? Dito, walang problema ang vaccine kahit anong gusto mo kasi nagtayo sila ng maraming vaccination center katulad ng mga nakaraang isang linggo, tayo ang inatasan ng ating kumpanya na mag-guide ng booster na empleyado ng kumpanya ng, kahit hindi booster ng kumpanya namin, tayo pinadala sa division para i-assist yung mga empleyado na talagang kailangan ng booster, second dose, first dose. Kasi para yung mga ibang kasamahan namin ay lahat 100% na kami vaccination. So, mamimili ka. Kaya kung 100% kasamahan natin, na talagang wala pang vaccine o second dose, o booster, ay inanyayahan natin doon sa isang area na yon. So dito, so far, walang problema yung kung anytime gusto mo magpa-vaccine. Kahit wala kang appointment, meron kasi silang ano, sistema na walk-in na halimbawa na magpa-vaccine ka, hindi ka nakapag-appointment, ay inaano nila yan. Okay lang. Tinatanggap. Okay lang. Hindi madamot. Kumbaga, anong gusto mong vaccine. At saka yung vaccination area nila, vaccination center, is parang ano, parang yung pagka-landscape niya, kala mo nasa luneta ka, napakaganda. Sa park. At organisado pati, organisado. Ang nakikita ko dyan, talaga namang, kumbaga, ikaw magpapabaksin mismo,
eh matutuwa ka. Kasi wala kang stress pag halos pagpunta mo doon kung naka-appointment ka by kasi sisend ka ng makaka-receive ka ng message coming from DSA from the health authority na o yung booster mo ganitong araw. So pakikita mo na sa security, dire-diretso ka na kung hindi masyadong pila, pinakamatagal na yung 5 minutes, 5 to 10 minutes. Gano'ng karami Pinoy dyan sa Dubai? Dati noon, nasa 700 to 800,000 kami. Pero ngayon, alam mo naman, nag-pandemic. So, par siguro, dami, hindi pa naman gababa. Dati, ilan? 700,000 kami. 700,000. Dami, no? Sa Dubai lang yun. Sa UAE, Dubai lang UAE. Yun. Buong UAE. Yeah, buong UAE na yun. So, linawin natin na yung UAE, ano-ano yan? Dubai, Abu Dhabi, Sharjah. Hindi si Dubai, Sharjah. Dubai, Abu Dhabi, Sharjah. Abu Dhabi, Sharjah. Ajman. Ras Al Khaimah. Hindi mo kakilala yan, ano? Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah, ayan. So, ayan. So, ilan yun? Ilan yung UAE? 7 states. Pito. So, Dubai, Abu Dhabi. Kilala yung iba, no? Hindi, yung nauna kasi dati. Ang pinakasentro dito ng UAE, yung Abu Dhabi. Oo nga. Sunod, Dubai. Yun, sikat yun. Dubai, sikat. Yung Sharjah, matagal na yan. Yan yung pinakaunang develop dito. Sila ng Abu Dhabi. Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah. Ayan, 7 state, kaya kalat-kalat dito yung mga Pilipino. Kaya lang kagandahan dito. Yung ating pinaka-Philippine, yung pinaka-main, yung ambassador ng Philippines ay nasa Abu Dhabi naka-base at konsulado dito sa Dubai. So, pero yung ating konsulado, yung Abu Dhabi, Dubai, nag-ano naman niya, nag-iikot sa 7 state minsan, dinadala nila ang serbisyo sa kabilang state para mapasilbihan yung ating mga kababayan. Ngunit na. So, no. Pero yung pinakamataas na building sa buong mundo, nasaan yun? Nandito sa Dubai at halos sa 1 kilometer away from my home. So, nandito lang yun sa sentro ng Dubai, sa halos katabi lang ng Dubai Mall. Paglabas mo ng Dubai Mall, nandun na. At, Diyan yung may ano, no? Diyan yung may gold. Diyan yung tama ba yun yung may ATM na gold? Yung may gold naman nandun sa Kwan. Yung gold na, may gold na building, yung Bursa Al-Arab, malapit sa beach. Hindi, yung ATM, pwede kang mag-withdraw ng gold sa ATM. Mag-withdraw ng gold? Oo. Alam mo ba yun? Meron ako nakita sa Facebook eh. So parang wala ATM siya. Tapos pwede kang mag-withdraw ng gold. Hindi yung malalaking hindi yung mga bar na gano'n, parang mga grams lang. Hindi ko pa nasubukan mag-withdraw ng gold. Pag nakita natin mo nga. Mag-withdraw ka tapos madala mo rito. Mag-withdraw ka tapos madala. Yeah, so para dito, para malaman natin kung totoo. So para naman dito okay naman ang mga Pilipino about just sa COVID. So ang problema, nakakalungkot, ano? Na mawalang galang na diyan sa mga ayaw magpabaksin sa Pilipinas, nagrarally pa at pagsasalita pa ng hindi maganda sa ating gobyerno. Napakaswerte ng Pilipinas, ha. May baksin at talagang gobyerno na ang lumalapit na para baksin. Pero ibang country hindi nila malaman kung paano sila makakuha ng bakuna para sa kanilang mga tao. Malaking pera 'yan. Hindi lang sa pera, yung ibang bansa na halos nagkakandarapa saan kukuha ng vaccine para sa kanilang mga nasasakupan. Sa atin, nandiyan na yung vaccine, magrarally ka pa, hindi nagdagdag ka pa ng pag-expose ng virus. Wala ka nang naitulong, tumulong ka pa sa problema ka pa. Nag-create ka pa, yes. Wala ka nang maitulong. Alam mo yung pag-stay sa bahay na wala kang gagawin, malaking tulong na yun. Hindi mo malaman yung gobyerno natin, kita mo, 24/7 nagtatrabaho kahit Pasko, Pasko, New Year, yung ating mga armed forces, kung makikita mo, hindi na nila nakikita yung airport halos. Dapat man lang kahit konting say na thank you sa inyo, salamat.
So malaking tulong at mataas ang moral yun sa ating mga armed forces. Pero ngayon makikita mo dyan, nakakalungkot ano, ating mga kababayan. Sorry to say, bakit naman gumagawa na yung gobyerno sa atin na magkaroon ng maayos at mag-vaccine. Yung iba ayaw magpa-vaccine. Pag talagang, ganun talaga, pag wala kang vaccine, bawal kang mag-ride. Pero pinagbibigyan naman siguro ng ating mga health authority dyan, siguro kumuha na lang ng proper documents na ipakikita sa authority na hindi ako talaga pwedeng vaksinan. Speaking meron nga nagsasuggest eh. May nagsasuggest. No vaccine, no FB. Bawal mag- para raw, matilitan. Chairman Jennifer, dyan ba pag kahit na makakasakay ka ng public transportation kahit wala kang, hindi ka vaccinated? Ah, dito kasi sa public transport kasi hindi ka naman chichikin kung may vaccine ka o wala. Ang problema, yung papasukan mo kung papapasukin ka. Eh, sa mga restaurant. Sa mga restaurant. Sa restaurant naman, okay naman. Hanapan ka ng card, vaccine okay card. Okay naman. Wala nang vaccine card dito. Wala na yung mga wala. Copy. Ang dito, ano na lang, mobile. Nandito na yung cellphone. Nandiyan yung dapat ganun na lang eh. May application. Wala na yung card card eh. May application. Makikita doon. Eh. So, doon sa Al Hussein, sa application, makikita mo lahat ng record mo doon. Kung nagka-COVID ka, kung nag-PCR test ka, kung kailangan mo pang booster, kung ilang shot na yung kung anong klaseng vaccine na iturok sa'yo, nandun lahat. So, nandun lahat. Dapat yun, ganun niya lang. Dapat ganyan din dito. Eh. Yes. Meron mo alam. Gano'ng karaming vaccination card yung pinagawa nila, tapos yung lalagyan pa, gastos pa yun eh. Talagang dapat gastos. Talaga ganyan lang sa cellphone mo, yes. Andun lahat na. Nakatulong ka pa mag-register ng web mo. Nandito lahat, lahat dito ano, smart na, nasa mobile. Kaya yung registration ng SIM card sa Pilipinas, napakagandang programa yun ng gobyerno, napakalaki. Kasi sa SIM card mo, nandito na lahat officially, hindi yung mababawi at saka talagang registered sa'yo. So, nandun lahat. So, halimbawa, pumunta ka ng... yun, ano? Kaya pag nagpadala ka ng pera sa exchange, itatanong lang sa'yo, what is your mobile number? Pag-click, magbigay mo ng mobile number mo, tama, pag-enter, pag-click, nandun na lahat ng detalye mo. At ang dyan sa atin, sinasabi, yung personal data, meron naman tayong batas na nagsisecure sa ating... yung data, personal identity natin. Na normal yan. Tayo lang kasi masyadong ano, masyado tayo bang alam mo, sino ang mga ano dyan? Ang dumano dyan, yung mga komunista, yung mga takot. Ayun, dito. Yung mga nangamasasamang loob, yun ang nag-ano dyan. Dito, ordinary. Yes. Dito, ordinary kang tao, o mayaman, millionaire ka, o hari ka. Sumusunod sila kung ano ang batas, kung ano yung ayun. Yung law na pinatutupad, COVID-19 na procedure, yes. Protocol, sunod sila. Kung ano yung kanilang mga programa, sinusunod nila sa atin. Minsan yan din yung downside ng masyadong ano eh, demokrasya. Yes. Tapos tayong Pinoy, alam mo na, matitigas ang ulo. Tayo. Maraming goodness. Brad Pitt. Tayo. Kasi, maraming ano? Maraming boses. Maraming boses. Oh. Okay, okay sana yung boses na marami kung talagang pabor at pag-angat ng ating moral ng bansang Pilipinas, okay lang mag-ingay ka. Pero kung mag-iingay ka na ikababagsak ng sarili nating bansa, hindi maganda yun. Isa pang ano, yung ganyan, yung ano, yung national ID. Yung national ID, di ba? Dapat yun. Napakaganda no. Kailangan yun. Tayo na lang meron dyan. Tayo na lang sa Pilipinas yata ang yes. Dito. Kung makikita yes. Mo yung ID rito, may chip nandun lahat. Hindi ka makapag-tronsa. Nandun na lahat. Hindi ka pa hindi yung marami kang ID. Meron na naman protesta. Yun na naman. Baka gamitin na naman sa kung saan. Wala talaga mangyayari. Kahit sino pinakamagaling na presidente sa atin sa pagwala ng disiplina. Tingnan mo, ano nangyari sa national ID? Dapat mandatory yan eh. Ginawang optional. Kung gusto mo lang. Alam mo? Biro mo, yung mga alien, madaling mahuhuli dyan eh. Alam yung mo mga illegal. Yes.
alam mo, tama ka dyan. Yung pag mandatory na no ride, no vaccine, no vaccine, no ride, enter. Tama lang yun. Kasi para sumunod, kaya may mga hindi naman may paglabag na karapatan pantao na sinasabi. Kung meron ka naman kakulang dokumento na dala-dala mo at kinita ka, sir, hindi ako talaga, as per advice ng doktor, hindi ako pwedeng baksina. Siguro, ikukonsidera, pero yung, pero iilan lang naman sila. Ang problema, yung iba, 1,000 na ang namamatay, million na sa buong mundo, hindi pa rin naniniwala na may COVID. Kung makikita mo yung... Alam mo, dapat ang gawin nila dyan? Alam mo, dapat ang gawin nila dyan? Yung hindi ano eh. Kunyari, yung driver na ayaw din magpabakuna, sa kanya sumakay yung mga pasaherong ayaw magpabakuna. Di sama-sama sila. Ay, yung ayaw magpabakuna, bakit hindi? Kung dito yan, kung driver ka, ayaw magpabakuna, hindi ka, wala kang trabaho. O either, every one week, or ano yung record ng kumpanya? Papatest ka. Tapos swab ka. Sarili mong gasto. Dito, hindi naman, may option ka kung ayaw mo magpabaksin. Ha? Walang problema. Pero, may mga disadvantages yan. Pumunta ka ng, ng mga, kung may biyahe ka, hanapan ka ng vaccination record mo. Kung wala, hindi ka makabiyahe. Yeah, may tanong ata si KJ. Yes. Oh, yung dito kasi, di ba, booster na yan. Di ba? Ako may booster na ako. Ngayon, diyan sa Dubai, ilan ba ang sinasabing booster? Kasi Israel, 4 na eh. Diyan, ilan ba ang pinupursige na ng gobyerno nyo? Third shot yung, or fourth shot? Base doon sa nalaman ko, hindi lang 4, 5 na ang Israel. Level 5 na siya sa booster, no? Advance sila. kung tatanong, kung titingnan mo, halos maraming bansa nakikipagkaibigan sa Israel. Excuse me. Pero, dito sa Dubai, updating sila. Halimbawa, mayroon na matatapos na yata yung mga bata. Nagsimula matagal na. Ngayon, yung booster sa, halimbawa, Pfizer, ongoing na. Mas early sila nagsimula. Ako nga, di ba, kung titingnan mo, yung vaccine ko, unang-unang vaccine ay yung Sinopharm, at tayo nakatapos ng dalawang dose. At after 6 months, hindi ako nakapag-booster, lumabas sa aking record sa mobile na hindi siya naka-green status, ibig sabihin hindi kailangan mo nang hindi ka naka-full payment ng booster. Ngayon kailangan mag-booster. Nung nagpunta ako sa vaccination center, sabi ko, booster Pfizer, sabi niya, kasi Sinopharm ka, bigyan ulit kita ng bago. Binigyan ako ng gusto mo, booster ng Pfizer or ay booster ng Sinopharm or Pfizer. So Pfizer yung pinili ko, kaya yung unang dose ko ng Pfizer binigay sa akin. So mga next week, itong week na ito, yung after 22 days, yun yung next week. Umulit ka. Umulit ako ng Pfizer. Kasi yung Pfizer, yan ang the best vaccine, Pfizer. Oh, US made yan. Hindi. Ano yan? Israel. Ah, doon ang Israel. Si Amerika, bumibili lang ng vaccine sa Israel. Ganun ba? Si Israel, alam niyo ba na lahat ng alam niyo ba na lahat ng scientists ay nasa Israel? Hindi lang na-anticipate ng China na akala nila na walang kung anong virus yung kanilang gagawin, yung Sinopharm, hindi nila na isip din na yung may mga matatalino pang gumagawa ng vaccine. Kaya, mas maganda talaga, Pfizer. Kung una ko mag-travel, anytime, yung Pfizer. So, kaya nag-Pfizer ako. Kaya lang, malakas. Talagang manginginig yung tuhod mo, kita mo, talagang lalagnatin ka. Pero, 2 to 3 days, naman, okay ako na. Pfizer din eh. Ako, Pfizer din. At sabi ng iba, depende raw sa kondisyon ng katawan mo, at the same time, paraseta mo lang. Okay na. Depende siguro sa immune system mo. Ha? Radbit. Sige. Pero mo si Jennifer, dalawang set, magiging no, dalawang Sinopharm, dalawang Pfizer. Paano yung booster na? Di magiging 5 yan. Ganun ba, Sherman? Pfizer na ulit. So, yung siguro, yung second dose ko, tapos kung
may umabot pa ng high level ng vaccination ng Pfizer, kukunin natin 'yun. Tanggapin na natin ang tanggapin. Eh bakit yung iba nagpapaturok, eh bakit tayo hindi? Ano? Bakit? Eh, isa lang naman buhay mo dito. Hindi ko ano yung programa ng gobyerno. Bakit? Ikumpara mo naman sa milyon na nagpabaksin kaysa naman sa iilan lang dyan na 10 na hindi nagpabaksin sa kasusunod. Sa 10 hindi nagpabaksin o sa milyon-milyon nagpabaksin? Hindi ako sa milyon. Magpabaksin na rin ako. Bakit? Eh, di kung mamatay milyon-milyon, hindi ka nag-iisa. Marami. Ganun lang yun. So, sunod lang sa gobyerno. Marami kasing mga troll eh. Maraming mga nagsasabi ng fake news eh na yung vaccine makaka... Zombie na raw. Eh di, naging zombie na tayo nung ma-receive natin yung unang vaccine natin. Marami na sa akin. Yan yung mga salbahe sa mundo. Yan yung nag-ano ng fear. Yes. Takot. Alam mo pag ano may mga nananakot talaga eh. And yung consciousness, pag maraming takot, negative yung ano, yung consciousness ng ano. Yun ang gusto nilang mangyari. Kumakikita mo nga diyan, no? Kumakikita mo yung programa ng Maynila si Isko, kita mo may vaccination siya, may drive-thru pa. Yun dapat ang mga ay 24 mindset. Hours yun sa Luneta. Yun dapat ang mindset ng mga hamak mo kung mag-create ng ganun ng bawat city ng buong Metro Manila at magkakaroon ng bawat ganung setup ang bawat probinsya. Napakabilis. 24 hours yan sa Luneta. Tapos magbubukas pa sila sa ano, nagbukas na ata sa Manila Zoo. So, maganda, maganda yung programa na yun. Yes. Dapat talaga may vaccine eh. No? Pagka walang vaccine, ano kaya? Acceptable ka sa hospitalization tsaka sa fatality. Oh, halimbawa, ngayon, halimbawa, sa bahay nyo, yung wala ng vaccine, panay pa ang layas, panay pa ang labas. Pagbalik, career na. So, ibig sabihin, talagang kinakontaminate na kayo lahat. Wala nang naitulong, gano'n naman. So, hindi natin masabi kasi ang panahon. Baka mamaya, iba na yung sigurado, di ba? Bago naman yan, ibigay. Nanonood nila ng ano yun eh. Nanonood nila ng mga... Kasi ang dami nagpapalabas sa mga from abroad. Ha? Hindi naman dito eh. Yung mga against. Hindi. Konti-konti. Ang napapanood nila sa abroad, yung mga famous people. Yung ano, magiging zombie. Noon pa yan, inumpisahan na agad yan eh. Magiging zombie, pag nag-ano. Di ba? Noon pa yan, nung bago pa lang simulan yung ano. Ay di sana meron yung agad unang, yung unang bansa. Na nag, okay, yung unang bansa sana na nagkaroon ng vaccine at unang binaksinan yung mga tao nila. Sino na dapat na unang napapabalita? Ngayon ay wala naman. Na mga hindi. Sabi raw 2 years eh. 2 years. Ah, hindi siguro. Hindi, nga yung pinapalabas sila. 2 years. So, baka 2 years sila pag nagtuloy-tuloy pang COVID. Baka huwag naman sana. Sophie na raw. Ayan, kananood nila ng Sophie yan. Radpit! May issue pa yan sa Australian Open eh, di ba? Pinauwi si Novak Djokovic. Djokovic. Kasi walang bakuna. Hindi siya pinalaro kasi no sa... Kasi Novak siya. Yes. Kasi nga Novak siya. Yung pangalan niya, Novak. No vaccine. Yes. Oh, hindi siya pinalaro sa Australian Open. Kasi ayaw niya magpapakuna. Tsaka kasi ano, sa NBA, si Kyrie. Oo, ayaw magpapakuna. Kaya hindi siya nakalaro. Hindi siya nakalaro. Si Irving, Kyrie Irving. Ayaw niya magpapakuna. Oo, hindi siya pinalaro. Sa NBA. Ganun pa man. May choice sila kung ayaw nila pabaksin pero choice yan eh. Nandun na yung ano eh. Nandun na yung flow, nandun na yung mindset ng karamihan.
At ikaw, siguro nangingibabaw na lang, pride. Oh, ay, tsaka na ano sila eh, na brainwash nung mga yes. Mga nandiyan sa internet na masama epekto niyan, may side effects, yun nga, magiging zombie, and marami akong kakilala. Yung immune system mo, bababa. Yes. Marami akong kakilala na may sakit na gusto nilang magpabakuna. Pero ayaw ng doktor, sila gusto. No. Yan yung may ano, Cormibi, ano tawag doon? Cormobility. Kaya dapat ano, sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot. Nandiyan ang vaccine, punta kayo magpabaksin. At least, malaking tulong niya at mayambag sa atin sa bansang Pilipinas. Ano, na sana, ano, wala namang ginagawang, ano, hindi naman yan yung isipin natin na parang dimbak siya na talagang pinag-eksperimentuhan. So, bago pa naman yan ibigay sa atin sa yung mga vaccine yan, talagang pinag-aralan ng gobyerno natin. Kaya huwag patakot. Wala kang sound, Kuya Jay. Puna mo. Ayan, hindi, nagkinakausap ko lang si Tintin. Nag-ano lang ako, Chairman Jennifer at saka Brad Pitt, no? Yung ngayon sa travel, halimbawa, ayaw talaga pabakuna. Eh, halimbawa ako, kami Brad Pitt o sino man, babiyahe kami ng Singapore o babiyahe kami kung saan na. Ah, hindi ka makakalabas. Ha? Bawal. Kasi, base kasi sa tanong mo, KJ, ang bawat country kasi may kanya-kanyang COVID-19 protocol. Okay. So, halimbawa, pagdating mo dito sa Dubai, at vaccinated ka, siyempre, bago ka mag-travel, may procedure, may requirements, o may PCR test. Pagdating mo dito, meron kang PCR test, hindi abot ng 24 hours, lalabas yung result mo, na negative, at pwede ka nang pumunta kung saan. Ngayon, wala na quarantine. Wala na. Ngayon, kung babalik ka ng Pilipinas, ano naman yung protocol natin dyan sa COVID-19? Kaya, ang bawat bansa, may kanyang protocol at the same time sa airlines. Dito kaya, may quarantine pa rin natin. Yes. Kaya advice natin yung bago mag-travel, alamin yung COVID-19 protocol ng bawat bansang pupuntahan at saka yung requirements at protocol na dapat sundin pag nagbabiyahe ka. Nakikita mo naman yan pag nag-book ka. Tsaka yung mga vaccine na ano, kunyari sa Amerika and Canada, hindi at yes, Pfizer. At isa rin yun. Kung anong vaccine yung tinatanggap. Yes. Dapat din yun, alam mo. Ayaw nila nung ano, yung made in China, hindi accepted sa Amerika. Yun. Yes! Totoo yan. Totoo. Ha? Totoo, hindi ayaw. Oo, oh, hindi oh, honored sa Amerika. May ganon. Pagka alam po. Eh, yun lang. Dapat alam niya yan, pag mag-iayos kayo. Tanong ko din kay Chairman, halimbawa, pupunta kami ni Brad Pitt sa Dubai, anong protocol dyan? Para sa mga gusto mag-iayos. Ay, magkitulad ngayon, may expo. Pag nag-biyahe ka, of course, dapat vaccinated ka. Then, kahit ano, kahit anong vaccine. Oo naman. Kahit anong brand. Kahit anong yes, brand. Oo naman, basta vaccinated ka. So, pagdating dito, PCR test ka sa airport, tapos hintay ka ng less than 24 hours, lalabas na yan. At kung may mga pupuntahan ka ng mga establishment, lalo na sa expo, unang tanong sa ito, hanapin ka ng vaccination record mo. O kung galing ka sa Pilipinas, kung wala tayong application, o madalawa pa yung card, pakita mo. At the same time, makikita naman sa pagdating mo dito kasi may mobile number ka o SIM card mo bibili sa airport, pwede mo ipakita rin yun yung PCR test sa negative mo. Kasi una-una requirements doon sa expo yung vaccination mo. Yung card ba nito? Yung card, kasi iba-iba ang card namin eh. Si Brad Pitt, halimbawa, Marikina siya, ako, Dasma, iba-iba yung card namin eh. Anong tinatanggap niya na vaccine? Iba-iba nga. Ay, kung ano yung, ano, yeah, kung siguro. Ano yung dalawa, dalawa mo na lang yun, oo. Basta, may record ka sabi na talagang vaccinated ka.
Ayun. Eh kung may PCR, bago ka umalis, may PCR, ano ka na rito? PRC. Iba naman yun, yung sa airlines yun, yung requirement kung bago ka mag-travel. Iba naman yun. Kasi tulad sa atin, tapos, no, sinasabi, libre lang yun, yung test mo. Dito may bay, di ba bayad yata dito? Magbabayad na. Alam, papasok. Kung tourist ka, depende ha. Pag may bayad, di na kami pupunta ni KJ. Ay, tourist eh. Basta turista, mayaman. Pag turista, mayaman. Mura lang naman yun, Brad Pitt. Mura lang. Wala pang 2,000 yun, 2 peso. Ano ba naman? Mura lang ba? Sige, punta na tayo. Yung protocol na mask. Pinare-require pa ba kayo mag-face mask sa ibang bansa? Nag-aalis na naman ng face mask eh. Dito, face mask talaga. Meron pa. Face mask. Kahit nasa kalye ka, face mask. O, basta pag kumain ka lang sa restaurant, o siyempre, kumakain ka, maalisin mo. Pero kung biyahe ka, labas, kung saan ka pumunta, dapat naka-face mask. Hinuhuli ka ba? May fine ba pag nahuli ba? May fine yun, pero dahil nga masyadong tag dito, mahigpit naman dito at saka una-una, may mercy naman na paala ang face mask mo. Ayun, nasasabay, face mask mo. Kung nasa restaurant ka, sir, face mask mo. May nagsasabi na kagad kasi ang mapapain doon yung restaurant. Kung nasa establishment ka at nandun ka kumakain at, o hindi ka kumakain o nandun ka lang nakatayo o ano, tapos wala kang face mask, sasabihan ka naman. Ako nga minsan nakakalimutan ko kaya takbo ka agad ako sa sakyan. Kuha ng face mask. Ang galing din ng virus, no? Ang galing din ng virus, no? Pagka kumakain kayo, hindi kayo magkakahawahan. Face mask. Oo. Comedy sa akin yun eh. Pagkakain, pwedeng alisin. Parang, Brad Pitt ang sagot parang niyan. Comedy. Parang hindi magkakahawa pagka kumakain. May sagot yan eh. Pagka kasi napunta yung virus doon sa pagkain mo, dinidisipol yung acidity ng chan mo yun. Namamatay sa chan mo yung virus. Pagkain. Bigo, sa pagkain. Dinidissolve yun eh. Tinanong ko yan sa isang doktor eh. Bawa, tinanggal mo yung mask mo, pumunta dun sa pagkain mo, and once you eat it, mamamatay yung virus dun sa bituka mo. Kasi may acid ang bituka. Acid ang bituka. So, lahat tayo, habang namamasyal, kumain tayo. Huwag na tayo mag-face mask. Alam mo, para mabilis din sa atin sa Pilipinas, dito kasi ganito. Pag nakita na tumataas yung rate ng infection yan sa COVID, mag-announce yan, government, para muna tayo, avoid muna yung labas-labas, yung ganito, tapos iwasan yung ganito, may protocol siya. Ang mga tao rito, kahit iba-ibang nationality, halos 90 to 100 sunod. Nationality nakatira rito, sunod. Kaya mabilis dito, mabilis makabawi. Eh kasi nga, halos. Eh kasi nga, pag hindi ka sumunod, bukod na sa disiplina, pag hindi ka sumunod, talagang may penalty ka. Yung pay, oo. Ay, sa atin, yung unang lumabas, nakita mo pa nagrarally. No, human rights. Sobrang demokrasya nga, sabi mo Brad Pitt, eh, di ba? Yes. Minsan, masama rin yun. Ito naman si Brad Pitt, tanungin natin. Pag ikaw ay sinuerte at nanalo na kaupo sa iyong sinasasakupan, ano naman ang iyong unang programa ipatutupan? Gagawin ko yung ano, yung natutunan ko ngayon. Lahat ng mga identification nasa cellphone. So, paparegister yung ano siguro. Yung mga SIM na yan, kahit local lang, ewan ko kung pwede yun. Local lang, sa buong Marikina, pag taga rito ka, i-re-register mo yung yung SIM mo. And, ang isang inaano ko, yung mga ano, digitize lahat. Kunyari, yung babayaran sa City Hall, hindi na kailangan pumunta. Online? Online lahat ng bayad mo. So, hindi mo na kailangan doon. Nakatipid ng papel, nakatipid ng pamasahe.
digitize lahat. Tsaka ano, yung parang iniisip ko, local ano network. Alam mo yon, local network na kunyari may bagyo, bumagsak yung ano, walang signal lang ano, walang signal yung smart tsaka yung globe. May sarili yung ano, may sarili yung LGU. Back up. Oh, sarili nila na kahit bumagsak yung smart and globe, nakakapag-communicate kayo through ano, yung sarili yung network. May maganda pa ako isang tanong sa'yo, Brad Pitt. Papayagan niyo po ba ikaw na yung mga poste mo nasa ibabaw, hindi pinag-usapan natin dati. Pwede mo ipanukala yan, yung kuryente nyo na underground na, sabi ni Chairman Jennifer yan. Ewan ko, kaya ng ordinansa yun, ha? Hindi ko alam kung kaya. Kasi malaking ano yan, eh. Kasi yan, private yan, eh. Kunyari, sino gumagawa niyan, di ba? Narangko. Private ang, yan, kanila yan, eh. Ano gagawin mo? Hindi mo bibigay ng permit pagka hindi underground. Bakit sa MOA underground? Hindi kasi kasi nung inano nila yan, nung inisip nila, nung pinlano nila, na ganun. Eh ngayon, nakakabit na to eh. Ibang klase eh. Tatanggalin mo lahat yun, di ba? Yung gastos noon, tapos tsaka mo lalagyan. Madali yung pag-umpisa eh. Kumbaga sa pantalon, mas mahilap mag-repair kaysa gumawa ng bagong pantalon. Na ano mo yung analogy? Oo. Naintindihan isang mo, ka- planado kasi, planado kasi na ganun yun. Maski dyan sa BGC. Nasa ilalim na eh. Kasi nga, planado nila ng ganun. Ang problema ngayon, naka-set up na. Kunyari, dito sa Marikina, naka-set up na yan ng ganun. Ay, paano pagsasabihan yung Miral ko? O, alisin nyo yan, tapos gumawa kayo sa ilalim. Pwede ba yung ganun? Eh, private yun. Sana kung gobyerno yan. Baka pwede pa. Di ba? Pero, siguro naman sa loob ng 3 taon, yung kakilala kong nakasalamin na, yung nakakilala kong nakapeking salamin, nakakumantin na ito na sa national yan. Diba? Lahat naman pwede. Oo. Mm. Eh, dyan, Chairman Jennifer, napunta tayo sa politika. Eh. Ano ba ang pulso ng mga absentee voter dyan sa Dubai? Sino ba ang presidente? Ako kayo, oo, tama. Sa amin, mga OFWs, siyempre, hindi natin pagkakailan sa business si Sarah Duterte, okay. Vice President, okay. Given na yan. Okay. Absentee voting. Pero, pero sa presidente, okay. Kung sa 100%, kasi yung 30% dyan, ay yung may kanya-kanya ng sinasamahan. Yun, yung 30%, halimbawa, na kay EBM o na kay Kwan. Pero, mas pabor pa rin yung hinihintay ng marami nating OFW at mga kababayan at saka pamilya nila kung sinong i-endorse ni PRRD na magpapatuloy ng kanyang ginawa. So, nakahang kami doon at kung sino talaga na presidentiable na yung talaga ipagpapatuloy yung programa. Nandiyan yung build, yung sa armed forces. Ay! Nandyan yung sa economy, nandyan yung sa ating ibang proyekto at saka yung lalo sa aming mga OFWs. Kung titingnan mo, ngayon, pinirmahan ni Presidente yung Department of OFW, talaga yung pinahako sa amin. Yes, yes. At titingnan mo pa yung hospital namin sa Pampanga at hindi lang yan ang magiging hospital ng OFW at ilalagay na rin yan sa iba't ibang probinsya. At the same time, yung aming nare-receive na mga tulong tulad yan, halimbawa pag-uwi ka OFW, so maganda yung kwarto mo, nasa hotel ka, gobyerno nagbabayad yan, samantalang iba ibang bansa walang ganyan. At the same time yung action na pag nag-complain ka, nandiyan na kagad yung immediate action talagang, at dumami yung mga OFW advocates na talagang tumulong at hanggang ngayon yan.
Kaya ang pulso ng OFW, karamihan ay hinihintay kung sino yung talagang i-endorse ng Pangulo at yun ang ating susuportahan. Eh malamang si BBM niya dahil yung anak niya, si Duterte, partner niya yan. Sa super ngayon, wala pa kaming nare-receive, wala pa kaming ganyan na aksyon, wala pa kaming officially. Sa tingin mo, sino? Talaga. Sa ngayon, wala tayong idea. Marami kasing ano, kasi hindi natin na mabasa ang galing na pagdaro sa politika natin, Pangulo. Ano? Talagang never pang natalo yan at talagang magaling sa politika. Kaya antabayan na. Ako, hula ko lang, ha? Ako, hula ko lang dahil si Sarah. Pero replace ko si na Sarah, BBM. Sabi ni Chairman, sure ball na si Sarah. Pero hinihintay niya yung proclamation ni Presidente Duterte kung si BBM nga yan, o si Isko, o si Pacquiao. Kasi hindi naman i-endorso ni Presidente si Duterte. At hindi rin si Pacquiao. Ha? Oh, wala alam mo, tayo, wala ba, napanood mo ba yung speech niya? Ano? Ahabulin niya. Yung tax ni, ano, ni, sabi ni Duterte, ahabulin niya raw yung tax evasion case ni ano ni Pacquiao. So malamang din niya i-endorse rin yan. Sino pa ba? Alam nga namang endorse niya si ano si Lacson. Si Lenny. Hindi rin. Si Lacson din niya rin i-endorse yan. Malamang hula ko lang si BBM ang i-endorse niya. Basta anyway, ano na lang, maghintay tayo. At, ikaw, sino yung boboto mo? Maghintay ka rin, maghintay ka rin kay Duterte. Endorse niya. Yun ang aming, kasi yun naman tayo, kasi hindi naman tayo katulad ng iba dyan. Kung sino malakas, tatalon-talon. So may paninindigan tayo. Kung sino, kung talagang real ka na supporter ng gobyerno, talagang tumutulong ka sa gobyerno. Tingnan mo yung talagang nakakatulong at talagang nagtatrabaho. Kaya tayo, hindi wala naman nagsabi sa atin ito yung supportahan mo. Kahit yung ating mga malalapit na mga kaibigan ng politiko nandyan, never sila nagsabi sa atin na ito yung supportahan mo, ito si ano. So dahil tayo, may paninindigan. Si Belio ba? Na talagang trabaho. Si Belio ba? Ay, si Belio ba? Si Belio ba? Di boboto mo? Ay, siyempre, buboto natin. Sa mga senatoriable. Matakbo ba si Secretary? Hindi yata eh. Awan ko lang. Basta, hindi naman yata matakbo na eh. Hindi. Tumakbo. Basta sa amin, mga OFWs. Tumatakbo. Lahat. Tumakbo ba? Hindi na. Basta sa amin mga OFWs. Oo, tumatakbo si Benya. Lahat ng mga kabinete na nakatulong sa administrasyon ay 100% yan. Silang una-una. Ay mga bago pati. Ayan, si Idol Robin, siyempre kahit meron din bang ano, meron din bang ano, OFW bangko ng OFW na gagawin. Meron na nasa land bank, meron na bukod na, sa hospital. Yung, meron ng OFW na bangko, meron na kami. Bang OFW mo. Sino naman meron, ang party list ng OFW? Marami. Pero ano, marami kasi sila. Marami. May mga isa lang ang kaya niya iboto. May mga lima na tayong napili. Yung lima na yon ipipili. Isa-isa lang ang boto dyan eh. Sila ka ng lima. Ang earmap, sino tanggalin? Yes. Kasi isa lang ang boto eh. Yung earmap, siyempre, una-una, ano bang advocacy yan ng earmap? Dalawa lang pipili ng, dalawa lang naman ang pipili ng earmap. Yung mga advocacy sa health and safety, at pangalawa, yung may concern sa OFWs. Tatlo lang yan, wala. Yung concern sa OFW, advocacy sa health and safety, at pangatlo, yung medical, about sa health, medical sa OFW dyan sa Pilipinas. So may mga party list na ganyan. Alam mo naman, may nakikita ka ng mga party list na may OFW. Marami, nagagamit kami, nagagamit yung pangalang OFW. Pero kung hihimayin mo, sino ba talaga yung totoong may puso at pagmamalasakit sa ating mga OFW? Kasi lumalabas lang sila pag-eleksyon. Sayang nga eh. Yeah. Sayang nga yung kay Director Binag eh. Oo. Hindi na ano, hindi tumulo yung safety first na party list. Kaya
namimili rin ako sino. Hindi tumuloy o oh, hindi. Hindi tumuloy. Hindi yata nabigyan ng accreditation tapos hindi na sila nagpa... Hindi tumuloy o hindi na-approve ng ano. Hindi sila na-approve pero hindi. Pwede naman magpa-reconsider. Ang sabi ni Glenn Chong, ano? Ang sabi ni Glenn Chong, 10 million daw ang ano dyan, bayaran dyan. 10 million daw. Sabi ni Glenn Chong. May bayaran daw para ma anong ano yun, sa mga pantili, sabi niya. Ewan ko, 10 million yun, hinihingi. Kasi maraming nagpapa-register na pantili eh. Sabi, hindi natin alam. Pero Brad Pitt, batiin mo muna yung nakikinig sa atin sa Alaska. Basahin mo, may nakikinig sa Alaska. Na, meron? Meron. Malamig na. Nasa screen mo. O, oh, ayan. Shout out sa lahat ng mga Alaskador dyan. Yung mga Alaskador. Yan ang mga tawag ko dyan sa mga nasa Alaska. Hi sa inyo dyan. And, keep safe. O, oh, dito sa amin, para sa Pilipinas. Dito sa UAE. Edip Alvarez. Na, ano rin yan, may kumpanya na nagtuturo ng safety. Kaya lang, nagbabakasyon yata siya doon sa Alaska. Yan, si Edith Alvarez. Ang daming pagbabaka. Bakit naman yan ang napili mo? Nandito ng mother niya. Mas maraming gabi dyan, eh. Eh, no? Ha? Malamig daw. Malamig, and mas maraming gabi. Puro gabi dyan, eh. Oo nga. Ay, dito na lang, mas malamig dito. Ha. Kasi ngayon, oh, kita mo, halos magtutubig sa kami nakararanas ng makulimlim at lamig. So alam mo yung ginagawa nila dito, nagka-cloud seeding sila. Kaya malamig at saka makulimlim, walang init. Galing ano? Baka magtaka ka, itong Middle East hindi na mainit. Parang Pilipinas at saka parang Europe na gano'ng kalamig. Cloud seeding, no? Yan. Yes. So, meron pa nakikinig, oh, yung spinana. Yung clear nyo ba yan? Mary Ann Domingo. Tumatak. Ano, Brad Pitt? Yung nuclear ba niya sa Dubai, maandar na? Oo naman. Nuclear na dito sa UAE, tumatakbo na. Yung Baraka, oh, halos. Ano ba yun? Dyan, nagpo-produce, oh. Nagpo-produce yun ng 5.6 gigawatts. Alam mo yung kagandahan nun? What? Okay ba? Ano yun? Nakakatulong ng yung zero emission yung mga carbon dioxide ano yung uso. Magkano kuryente diyan sa inyo, Chairman? Magkano binabayad niyo sa kuryente per kilo ba? Mura lang. Yes. 2 minutes na lang tayo, ha. Lang, last ng magkano binabayad niyo diyan? Ang electricity and water rito napakamura. Mababa lang. Ang problema, yung mga yung waste payment, yung pagkolekta ng basura, yung mga additional na sa municipality. Yeah. Hindi gaano kalaki rito. Pero hindi gaano kalaki ang kuryente. Hindi, magkano nga? Compare lang natin. Magkano per kilowatt ang hindi, kuryente hindi dyan? Hindi ko na matandaan. At hindi ko maibigay sa exact price. Pero, wala bang bill dyan? Wala kang bill dyan? Wala. O libre kayo? Sa susunod, ibibigay ko sa'yo. Libre yan. Kaya nandun na. Wala. Oo. Hindi naman. Hayaan mo pa. Kasi dito napakamahal. Magkano ba? Ay! Naka-recorded dyan. Pinakamataas na electricity ang charge. Yes, dito sa atin. Ayan, sana manalo si BBM para buksan na rin yung nuclear dito. Oo naman. Buksan. Nagawa ng bago yan. Rin. Para bukapane. Yes. Brad Pitt. Buksan niya tapos bukapane ng bago. Yes. Yes. Padala ka raw ng copy sa Alaska. Layo naman. Oo. Sige. Padala mo yung ano, papayad ng Grab. Magkano kaya yung Grab ang ganyang Alaska?
Yan nga kay Jennifer, marami kang utang na iskopi tsaka chisko eh. Yan kay Jennifer, ilang beses na natin naging guest yan eh. Marami na tayong utang. Oh, mag-uwi niya. Oh, okay, kailan ka mag-uwi? Mag-uwi mo na lang. Kailan ka mag-uwi? Okay. Kalatapusan ng April or May, nandiyan ako. No. Election. Saan ka nag-i-stay dito pag nandito ka? Okay, of course, sa bahay. Sa ano, Romblon ba yon? Romblon? Bibisita tayo sa Romblon right. Kasi makapunta ng Boracay. Maganda kasi sa Romblon yung mga beach. Makapag-relax. Oh, yan. Pwede tayo Brad Pitt no. Yun sa Romblon. Oo. Oh, punta ka doon. Mag-ikot-ikot tayo sa Marble area. Oh. Para maganda rin topic yun. Maganda ba pag-usapan natin by next week? Di ba ako nakapunta dyan? Usapan nun nga. No, meron tayo nangyayon. Di ba? So si Dennis Corpin. Marami tayo. Meron tayo doon. Vice Mayor. Nandun lang yun. Naghihintay lang yun sa atin. Pasyal tayo doon. Kahit mga 4 days. 5 days. So ihanda mo na yun. Oo yun. Susunod na lang ulit. Alam mo tayo. Extension na tayo. Baka patayan tayo ng ilaw. Late ako, kaya binigyan tayo ng konti extension. Okay, thank you, Mr. Irma Chairman. Thank you ulit sa'yo. Thank you sa'yo, Jennifer. Chairman. Go ahead. Most welcome. Anytime naman. At maraming salamat. Yeah, nag-priest na. About safety. And Sir Brad Pitt, sa mga kababayan, magpabaksin na tayo. At keep safe, always. And God bless you all. Yan. Thank you, Chairman. Sa ulitin, ha? And maraming salamat sa mga nanood. And Skills Advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Not the top-rated music station of the country.